Kumusta mga bro? Pag-usapan natin tong EEC Heavy Wing Seeking 120 amperes. Kasi kahapon, bali nagpatakbo kami ng bangka. Yung kasama ko, yung bangka niya, bigla na lang huminto sa gitna. Hindi namin na malaman kung anong dahilan. So nung tignan namin, yung makina hindi na umaandar, pero yung servo gumagana pa naman. So nagtry kami na palitan ng motor. So ganun pa rin, walang beep. Pero gumagana ang servo. So dinala ko ang kanyang EEC para i-check. So ito ngayon titignan natin kung magagawa natin. Ayun oh. Seeking 120 amperes Heavy Wing. Try natin. So mga bro, ito na. Bali mayroon din akong Seeking 120. Ayan oh. Halo, kaparehas lang nito yung sa kasama ko. Ayan, itong sira niyang EEC. So mag-voltage check muna tayo. Supply muna natin ng parehas na 3S. Bali ito yung walang problema na EEC. So ito yung negative. So yung positive niya. Ayan oh, bali 6 volts. So itong isa na may problema. Ayan, 6 volts din. So parehas. Pagdating sa puti at saka itim, ayan oh, 1.3. Itong isa naman, itong walang problema, ayan o, 3.2. So may problema talaga itong EEC na sira. So try natin tignan kung ano ang problema. So ito bari nabuksan na natin. Ayan o, may corroded. Kitang kita kulay green. So kailangan nating linisin ito. Ayan yung takip nyo, may kulay green po. Kasi yung version 1 pa lang ito mga bro. Hindi pa yung tulad nung isa na yung version 3. Version 3 silyado na, hindi basta-basta nababasa. Bali nilagyan niya naman ng ano, ito yung nilagay niya oh, silicone glue na para hindi basta-basta ano, mapasukan. Eh kaso ito syringe tube lang ito eh. Inilagyan niya ng silikon dito, dulot-dulo. Pero pinasukan pa rin. Kaya mas maganda yung mga ano, tulad ng ano, version 3. Heavy Wing, kaya Turnigy Marine. Kaya yung fly color, maganda rin. Hindi basta-basta nababasa. So, ito. Ito yung pang ano ko. Spray ko. Contact cleaner. Kailangan brasin para matanggal yung corroded niya. So nalinis na mga bro. So i-check natin.
sobrang hina yung arming niya, yung beep ng motor. Ibig sabihin may problema pa to. Yung servo, magana yung servo. Pero itong motor, baka ayos na to. Pero mahina. Check natin itong boltahe niya. Ayan o, 1.2, bababa. Baba talaga. Pasensya na mga bro, kasi ano, madilim dito. Madilim dito sa kwarto. Bali, i-reheat na lang natin itong mga terminal at itong mga components niya. Pero mainitan yung pyesa. Bali, hindi na natin papalitan ng kapasitor dahil maayos pa naman yung mga kapasitor niya. So ito na mga bro, ay tapos na. Chichik natin ulit ang boltahe niya. Red black kung tama pa rin. Ayan o, 6 volts. Tapos yung black and white, ayan o, 3 point something na. Kanina bali 1 point something lang, so ngayon naging 3.1. So, okay na to. Bali, test na natin. Sa kanina, yung arming niya, yung beep ng motor, eh, napakahina. Yeah, kita natin ngayon, kaunong tong radyo. Marinig. Ayun, habang ipapasok ko tong ano, power on. So ito, narinig na natin, malakas na yung beep niya, yung arming niya. Kasi kanina, halos di marinig. So itry natin yung isang motor.
I-try natin tong isang motor. Ayan, para marinig yung army niya. Kasi kanina, halos di marinig. So, ito ngayon. Power up natin. Para check kung ayos na yung army niya. Hirap. Ayan na. So, narinig na. Mas malakas kaysa kanina bago gawin. Okay na. Ibang tunog kasi ano eh. Sira yung bearing. Check natin tong isa. Bali itong maliit, bali high KB ito. So, narinig, mas malakas. Paandarin natin. Ayos na. Ayos na mga bro. So bali yun mga bro. Bali hindi ko na pinalitan ng kapasitor ito. Kasi nga okay naman yung kapasitor nya. Parehas lang naman 35 volts by 390 microfarad. Chinik ko ay parehas. So hindi ko na pinalitan. So bali ang naging sira lang nito, nabasa, corroded dito, mag-ground, tapos yung ibang components niya, yung mga maliliit, saka yung mga pinaghinangan, bali ininitan ko lang, niresolder ko. So bali yun lang naging sira, ayos naman lahat. Bali una nilinis ko ng ano, CRC, yung contact cleaner, then nirehit ko lang lahat. So ito ayos na. Kaya ang pinakamagandang gawin mga bro, ano na lang, bumili ng clear epoxy, tapos yun, ibuhos na lang dito para at least maging waterproof. Basta maayos na malagyan pati dun sa loob, yun o, dito sa singit-singit, para kahit pasukin man ng tubig, waterproof na. Lagyan natin ng tape para makita kung ano, basta hindi tumalsik sa mukha. Dahan-dahan lang. Ayos, ayos. All right. Yung servo, check natin kung gumagana. So, ayos na, ayos. Yung makina. All right. So, hanggang dito na lang mga bro. Maraming salamat sa panonood. Happy boating. Enjoy lang.